Yes, good morning po and welcome back sa ating panibagong video ngayong araw po ng Martes, no? March 23, 2021. And andito tayo sa may Padre Paura Outfall. Ayan yung mga JioTubes. Ito po pala yung JioTubes nung nakaraan na sinanfiling po nila. Ayan na, umumbok na po. So nalagyan na ng mga buhangin sa loob. Ayan. Silipin natin dito sa ginagawang pagtatambak po, no, sa kadugtong ng phase 1. Ayan na. Last week, nakita nyo po na inaalis yung mga bato dyan sa gilid ng phase 1. Tapos, ayan na po, no. Pagkaalis ng mga bato, inalis din yung mga dating lupa. Ayan, pinalitan nila ngayon ng black sand na ayan na po, pinapatag na ngayon. Ayan, so halos dikit na siya sa outfall po ng Padre Paura. Ayan po yung JioTube sa tapat ng Padre Paura. Ayan. So pinapatag na nga po, no, yung buhangin. Ayan, black sand o gray sand. Ayan na, patag na. Actually ka-level siya. Ka-level po siya, no, ng dolomite sand yung pinatag na buhangin. Tingnan niyo po, oh. Kasi dun sa my phase 1 is yung pinaka taas na niyan ay dolomite sand, and ito mukhang level na siya dun sa inilagay na dolomite sand. Itong pinapatag nila na black sand. Yan, so lapitan po natin. So ayan na po, no. Ayan, so yung buhangin na yan is katulad na katulad ng buhangin doon sa Zambales and some portion po ng Batangas. Ayan. Patag na hanggang dito na siya sa almost dikit na po, no, sa butas, yung pangalawang butas na tinatakpan nila dito sa may Padre Paura. Ayan, yung itsura po niya sa malapitan, oh, tingnan niyo po. Tingnan pa natin dito sa mas malapit. Ayan, sa mismong ano na natin po, oh. Ayan, harap na natin yung buhangin. Tapos ayan na yung sa may dulo, no, ng phase 1. Ayan. Yung harap po pala niyan, no, yung harap. Ayan, yung harap ng phase 1, meron silang mga inilhera, mga nilagay na mga bato, which is yun po yung mga kinuha dito, nang galing dito, at yung mga kinuhang bato doon sa tinakpang tagas. So, parang inilhera nila po diyan sa harap ng phase 1. Yung iba is nilagay doon sa drainage, tinakip, ay parang nilagay sa loob ng drainage at sa gilid po ng drainage, na mamaya po silipin natin yung kung ano na po ba yung update doon. Yan, so iba-iba yung ano, yung reaction ng tao tungkol doon sa ginawa, no. Ayan, puntahan po natin maya-maya lamang.
Ayan, so update po kung saan na umabot yung buhangin ng phase 2. Ayan o. Ayan, ito na po siya. At andyan po, zoom natin yung Kinakpang Tagas. Yung may mga nakalagay na sandbags. Yan po no, yung Kinakpang Tagas dito sa may Station 240. And kita nyo naman, ayan na, umabot na dito yung buhangin mula doon sa simula. Ayan po o, kung saan sila nagtatambak ng buhangin. And ilang metro na lang, magtatagpo na po yung phase 1 and phase 2. Ayan. And so far mula dito sa ating ano naman, sa ating view, yung Kinakpang Tagas, ayan po oh, wala na yung kumukulo-kulong tubig. And so far okay naman oh, natakpan na po yung Tagas dito sa may Station 240. Ayan. So punta na po tayo doon sa may Dolomite Sand, sa may footbridge, para mag-check din po ng pinaka-update doon. So yun po, dito tayo sa may phase 1 kung saan nilagyan nga po nila no ng mga boulders. Ayan, and ito na po yung update as of today no. Tuesday, March 23, 2021. Ayan, so almost covered na. Ayan, covered na yung parang ginawang drainage. Ang sabi ng iba ay baka yun daw po ay French drain. So check nyo na lang po no, yung parang drainage siya na tinatakpan ng mga pebbles or gravels no. Ayan, and maliban po dyan, ayan, so parang meron silang nilagay dito no, sa papunta dun sa shoreline po oh. Parang markings. Ayan, yung mga boulder. So ang sabi din ng iba, baka ano daw po yan no, parang indication na bawal lumapit dyan banda, kasi nga nasa embassy side na po ito banda, malapit. Ayan, at yun nga. So mukhang lalagyan to lahat ng bato po no, mula dito sa parang ginawang markings nila papunta dun sa shoreline po ng phase 1. So parang yung hugis po niya ay parang patriangle. Ayan, parang boundary po siguro din yan, na maliban sa parang may ginawa silang drainage, is parang boundary din po na bawal na puntahan ng tao yung bahaging po yan ng beach nourishment. Ayan, so pati dun sa pinakaharap, pinaka shoreline ng phase 1, kita nyo po oh, may mga inilatag din silang mga boulders. And from here po, yan, kitang-kita na natin yung lawak ng buhangin na natatambakan po. Oh. Yung pinanggalingan natin na papunta ng Padre Paura Outfall. So ganyan na po siya ka lawak, and mas lawak pa po yan kapag nagdugtong na po no, yung phase 1 and phase 2 ng beach nourishment.
So most likely yan po ay pupunuin ng yung parang dinurog siya, no? Pinira-piraso yung mga naglalakihang bato na nakuha dito sa gilid ng phase 1, pati dun sa mga tinakpang tagas. Ayan. So yan po muna ang ating update ngayon pong umaga ng Martes. And maraming po salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Stay safe and stay healthy. Maraming salamat po.